At syempre, hindi pwedeng mawala itong mag-asawa na ito na talagang grabe yung ginawa na ito. Pinakain kami ng masarap na pagkain dito at na-enjoy po namin talaga yung stay namin. Pero alam niyo po ba, napakaganda rin ang trabaho ng mag-asawa ito at alam natin kung ano yung contribution nila dito sa Al-Ula. Dok, sinadiretso ko na. Ano po ba ang trabaho natin, Dok, dito? I'm a general dentist dito sa Al-Ula, in private practitioner sa National Medical Care Complex. At yung husband ko naman, siya ang dental technician. Gano'ng katagal na kayo dito sa Al-Ula? Actually, dito sa Al-Ula kasi parang company lang siya. So, more or less, 3 years. 3 years pa lang. Oo. So most kami pioneer ang mga Pilipino. We have Dr. Norma, orthodontist namin si Dr. Julie, taga-Bicol. Taga-Bicol and then mga nurses Pilipino. Taga-saan po kayo, Doc? Cotabato and then Davao City. Yan. Eh kayo po, sir, taga-saan? Ako po si Jibril, Arita, ang nag-iisang dental tech ng Pilipino dito sa Al-Ula. So lahat po ng bungal at nangangailangan ng ipin ng mga Saudi. Ako na po ang gumagawa. Hindi na sila kailangan bumayan ng Pilipinas para lang magpagawa. Taga saan ka sa atin dyan? Kakalokan po. Kakalokan. Balik Islam po kayo. Opo, balik Islam po kami mag-asawa. Yan. So, ano nakita niyo kagandahan dito sa Al-Ula? Dami, mashallah. Nature. Ang number one talaga yung very hospitable ang mga locals dito. Napakabait nila, napakasimple, hearted. And very, very generous. Oo, yun ang ano dito. Bali, antong to, hindi pa kayo umuwi ng Pilipinas since nung napunta kayo dito? Ayun, nung simula kami na-transfer dito, hindi pa kami nakaka-uwi ng Pilipinas. Pandemic. Pandemic sa ano dito. Simula pero kami na-clinic, by the way. So, bukod sa inyong mga trabaho, nakita ko isang grupo kayo ng mga Pilipino community dito sa Al-Ula, no? Bali, ano yan? Talagang pag nag-weekend, nagbabanding kayo, nag-get-together kayo? Yes, nag-banding kami. Especially yung aming pagmalakasan na si Sid at ang aming major sponsor si ano si Mamita kaya lang mahihain siya nahihain nga itong grupo masyala yan nakita niyo mga kabayan dito sa Al-Ula marami talaga ang Pilipino community na ngayon ko lang na-meet talaga I'm very thankful na-meet ko sila. At sa mga kababayan din, once na pumunta kayo rito, makikita niyo sila rito. Andiyan dyan si Mang Canor, tsaka yung dalawa kaninang guwapo na sila Peter, tsaka si Arnold. Pag pumunta kayo, through them, mamimit nito mga Pilipino community nito na handang tumulong sa ating mga kababayan na gustong pumunta rito at ma-explore po ang Al-Ula. So, gusto niyo bang invite ang ating mga kababayan? Yes. Ang mga kababayan natin dyan, welcome to Al-Ula. Mag-i-enjoy kayo dito. Marami kayo mapupuntahan dito. Mga historic places, mga rock formation, na talagang it's really, really very amazing. Amazing talaga. At i-declare na po ito sa 2030 na the ancient city. Aquarium City. Kasi po ang mga bato po dito ay tapang corals po talaga. Wow. Kaya po, sa tagal ko dito rin sa Saudi, ngayon ko lang po na-enjoy yung road. Akala mo naglalakbay kasi lalim ng dagat. Ayan. So, ayan, mga kabayan ko ha. So, ito po yung mga na-meet ko ng mga Pilipino community dito sa Al-Ula. At kahit saan tayo magpunta, basta may Pilipino, for sure, may enjoy natin. Hindi sila gaanong karamihan dito dahil itong ulan din naman kalakihan. Pero dadami na yan. Kaya yung mga gustong pumunta dito, enjoy nyo muna po yung inyong time with Al-Ula. Itong city na to and ma-meet nyo yung mga Pilipino community bago po kayo umuwi ng Pilipinas. Saka kayo din, hindi nyo may enjoy yung beauty ng isa sa mga pinakamagandang lugar. Punong-puno ng mga nakaraan, mga nakalipas na kasaysayan. Ayan, mga kapuso po sila. So, God bless. Maraming talaga sa inyo. Thank you very much sa inyo. Time, at kami nagpapasalamat sa inyo talaga. Welcome. At balik kayo ulit dito dahil marami pa kayo hindi pa nalipo. Yes, marami pa. Kulang. Yan. Kulang yung isang araw, dalawang araw namin dito. Hindi na kaya ng time dahil kailangan magulong sa Jeddah, pero babalik kami dito. God bless po. God bless.